So, yun. Maganda kong mga lods. At bago tayo mag-SLP. Analysis paralysis is dahil wala naman nagtatanong, no? Wala rin naman nagpapashoutout. So, yun. Check na lang muna natin yung date today as Google. So, ang date ngayon ay Wednesday, September 13, 2023. So, yan o, September 13 na, no, 2023. So, yan, dadako na tayo sa ating analysis, paralysis. So, yan, ito ng presyo ng ating SLP ngayon. Ang presyo ng ating SLP ngayon ay 0.001328. Magkano ka ba yun sa peso? So, nasa around 0.08 centavos ang presyo ng ating SLP. So, hindi maganda sa nangyari ng SLP, no? So, ito yung sinasabi ko na possible na continuation, no? Ang nakaraan. So, nagkaroon ng parabolic. Kaso nga lang, naibalik rin hanggang dito. So, hindi maganda ang nangyari dyan sa ating SLP. So, nangyari. So, nagkaroon ng retest dito. So, nag-breakout. Kaso nga lang, dito sa area daw, nagkaroon ng rejection. Tapos, correction, no? Bumagsak pa din ang ating SLP. So, hindi pa rin maganda. So, rejection, isang sign yan, guys, na bearish plus. Ito, itong key area na to, guys, no? Nabutas, no? Hindi nag-react, butas pa ang ating SLP. So, hindi maganda nangyari, no? All-time low na ang SLP. So, hindi na maganda ang nangyari yan. So, if ever na-ahon yan, guys, medyo malabo kasi dito pa lang ako sa rejection na to. Baka possible yung untungan, baka dito na lang, guys, no? Possible mag-sideways ang ating SLP dito sa all-time low before. So, parang medyo psychological na resistance yan. Possible dyan maglaro ang SLP. Unless na makarecover siya, unless ang makarecover siya hanggang dito sa 0.001389 ang ating SLP. So, yun. Dahil may correlation yan sa BTC. Check na rin natin itong BTC. So, sa may BTC naman, guys, hindi siya bumagsak, no? Nagkaroon din ng parabolic move, pero maganda dito. Nag-recover siya above dyan. So, parang nag-react lang dito, no? So, pag break dyan, hindi siya nagtuloy. So, in the next day, binawi rin agad. Plus, dito, na-retest pa to, no? Pero nagkaroon ng correction. Pero head and shoulder sana yan. Kaso nga lang, hindi gaano nagtuloy, no? So, nagkaroon lang ng reaction dito. Parang nag-overshoot lang. Pero it depends pa rin sa mangyayari. So, within 4 hours, naku, maganda pala nangyari sa 4 hours na pagkabagsak diretso. For ito, parang ngayon yung key area ng retest, no? Papasin niya. So, yan. So, parang nagkaroon ng retest dyan, no? So, sa area na yan. Yan, no? Yun, 4 retest dito. Dapat to, guys, hindi na siya magpula, no? Maganda na to. So, if ever, dapat may hold niya. Until dito, no? So, maganda yan. Hold. Sabay, continuation, no? Ang ating BTC. So, tanong, saan naman yan tatalo ng BTC? Possible kasi dito sa key area na yan yung talunan ng BTC. Dito sa 26K until dito, no? Yan, sa key area na to. Dito, pwede dito, pwede rin dito. Pero ito pinakamalapit. Sa 26K779 ng ating BTC. So, kasi ang nasa natin pagbaba dito. So, nag-react pa pala dito, no? Sa key area na yan. Pero it depends, guys, no? Kasi nga, ito, sign din to, no? Rejection, guys, no? Pero maganda nga, above dyan. Pero depending pa rin talaga sa candle na to. Eh, pag ito nagpula, guys, no? So, magandang follow-up yan. Kasi nga, ito, rejection, upper tail, tapos red candle. So, continuation pa ba naman ang mangyayari, no? So, yan, guys. If ever namang tuloy na green, possible, doon lang mauntog sa area na to. Yung ginita na within 4 hours, pero sa daily dito. Pero sa 4 hours, mas malinaw pag dito. Ito yung possible na untungan, no? Sa 96K something ang ating BTC. So, yan, dadako na tayo sa ating bagong segment. So, sa ating Binance Movers, no? So, may maganda na tayo nakita, no? Na magagandang puro green kasi nakita ko dito sa ating Binance Movers. So, una muna tayo sa Spell kasi ito yung pinakamataas, no? Spell. Spellcaster. Ano ba itong Spell na ito, no?
spell, pati spelling ko tuloy mali. So, to, try natin to sa future. So, spell na nagka-volume within daily. Nakang-graduate dito breakout sa ating parang DB50 yan, dalawang Darvas box, no? So, mag-guit tayo, parang dalawang Darvas box yan. Ito yung unang Darvas box. And then, nag-break. Darvas box ulit, parang DB50, no? So, nag-react lang dito, no? So, kung continuational pattern din yan, guys, dapat ito, hindi na niya mag-pula ulit. So, possible kasi pagka narates to, kung magtutuloy man dito, nasa key area na yan ng ating spellcaster. So, yan, possible dyan na umakyat yung ating spell, no? Within 4 hours naman. So, maganda rin pala ng 4 hours, no? Ipever na may hold niya dyan, no? So, magandang pullback na rin yan. Ipever na may hold niya, possible na dito mauntog tong spell, no? Pero parang resistance din kasi ito, no? Pero, pinakamalapit, guys, no? Kaso nga lang, kung sasalo na huli na, no? So, possible na tumaas na hanggang dito. So, possible mag-plug dyan na sa area na yan. Pero pinakamalapit, yung malakasalo dito, possible magbenta dyan. Unless na lang, guys, magparabolic, dito mauntog ang ating spell, no? So, yun. So, next tayo. So, next tayo, bukod sa spell, susunod dyan na mataas is BTH. O, ano ba yung BTH? O, na yan, no? Check natin ito. BTH, o. BTH, o. So, sa may BTH, o naman. So, wala itong ano. Walang future. So, nagkaroon ng volume, nag-hold. Naku, downtrend sana kasi nagkaroon ng volume, ng parabolic, no? So, possible kasing talunan yan, guys, dito. So, ito, pinakamalapit na unang sakaling take ng profit dito. Pero maganda, dapat ma-maintain niya to. At least 50% ng previous candle or else ito lang. Para possible mag-continuation, no? Kaso nga, po lang ngayon, no? Sell off. Hindi naman sell off, nagsasell lang. Pero, within 4 hours, dapat ito yung may hold niya. Yung key area na yan, no? So, malaking rejection, doji, pula, medyo alanganin. So, depende na lang kung ma-hold niya dito. Kung ma-hold niya dito, possible pang tumaas ang BTHO. So, yan, next tayo. Bukod sa BTHO, ang isa pang, ano, yung BET, no? BET sa TRB. So, check natin itong BET, no? BET. BET. So, may BET naman, guys. Ito, sa perpetual na lang tayo. Bet, nagka-volume din. Bet nyo ba to, guys? So, yan. No? Maganda rin to, no? Continuational pattern. So, if ever na ma-hold nyo dito, possible pa mag-continuation. Pero yung untukin nyo lang, baka dito lang. Medyo resistance na kasi to. Delikado pa rin. Dito lang. Ayun lang yung room nyo. Possible sa 0.01758. If ever na magtuloy yan. So, dapat ma-maintain nyo yan. Mas maganda. Or else dito, no? Ang ating BET. Bet, no? So, next tayo, TRB, no? Sa TRB naman, nagtuloy-tuloy na naman. So, ito yata yung mga nakaraan, no? Nag-pullback, nag-plug derecho, no? LT pullback derecho na naman. Pullback derecho, pero still parabolic move na rin kasi, no? Depende. Ilang percent naman ang naitaas niya from here? 185%, 90% na siya na, no? So, guys, if ever na magtutuloy pa rin niya, medyo tagil na tayo. Pero pwede naman, pwedeng maulit to dito. Sa key area na to, no? Yeah, pwede maulit sideways sabay continuational. Pero ito, if ever na magtutuloy pa, dapat ma-maintain niya dito, guys, na sa 24.83 ang ating TRB kasi ang psychological na support natin. So, ang room niya parang itataas. So, dito, nauntog lang pala dito. So, medyo tagilid tayo dyan. So, ang room niya itataas, possible, guys, dito sa 46 until dito sa 36. Pero kung bababayan, guys, dapat may maintain niya dito. Kung hindi man, siyempre, PIBO. Suko tayo ng PIBO. Kung saan yung babagsakan niya, sakali, 50% ng PIBO. Ang pinaka-key area, pinakamalapit, ito lang, oh. Possible na magsakan yan. Yung dalawa na yan. So, saan ba magsak yan until dito, no? So, may tinamaan ba, oh, resistance nga dito sa left side, no? So, kung sakali, yan babagsakan natin, TRB. So, within 4 hours naman, no, will break up lang, pero dapat nga ma-maintain niya dito. Yan, para masabi natin strong trend pa
ating bet, no? So, akit pataas agdan. So, yun, balik na tayo sa ating SLP. So, yun lang guys, no? Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Sa mga gustong pa-shoutout, mag-comment lang rin kayo sa baba. At kung ikaw naman naliligaw ka lang dito sa aking channel, gusto naman ko nitong content, Everyday Analysis Paralysis, is mag-subscribe ka naman sa aking channel and hit notification bell para lagi updated sa aking mga videos. Kaya naman guys, salamat sa panonood.